You could lie, but lying only buys you so much time. You could hurt, but hurting's never gonna make it fine. You could shake, but try and shake it off all you can. So ito na ba yung ating kwarto dito, bes, sa LA. Ito yung ating room. Double bed yung kinuha ko kasi gusto ko ng malaking space para merong lalagyan ng gamit ko, tapos meron din akong higaan. Ewan ko. Gusto ko talaga madalas na nagkakaroon ako ng extra bed, ganyan. So ito yung ang laki niya talaga, ito ako. Although medyo mahal siya, pero carry lang. Hindi ako nasa, actually, pili ko tsakang hotel siya or mga meet. Kasi ka-pressure rin naman niya yung mga ano eh, yung mga Holiday Inn, mas mahal pa nga sa Holiday Inn. Pero for the itsura itself, actually, ang halaga nito is regular price nila is 171 pounds. Pounds kasi yung nasa booking.com ko. Pero ito, nakuha ko lang siya ng mga siguro 130, parang ganyan. $130 na kwarto. Ito yung ating bed. So this is bed number 1. Bed number 2. Meron tayong couch dyan. Anong gawa mo? Ilaw siya. Pinahiya mo ko. So, ito mo sa study table. Ilaw din. Parang ilaw. Ayan, madagdag ilaw din. Ayan. Meron siya, meron tayong TV. Tignan nyo gano'n kalaki yung maleta ko. Kaso dyan dalawang tao. Pwede kayo dyan mag-overnight. Ito yung sampayan. Ito yung toilet. Ito yung bathroom. So, ito yung shower. Maganda nga siya, in fairness. Pinili ko siya kasi nakaganda sa picture. Napaka-photogenic nga naman talaga niya. Tsaka maganda. Malinis naman siya. Kumbaga, sabi ng mga... Kasi nagbasa muna ako sa review. Maganda yung review nila. So, sabi ko, ay, dito naman mag-stay. Tapos actually, meron pa sila ditong deposit na $150. Oh my god, nakakaloka. May deposit, sabi ko. Sabi nila ganun daw talaga dito. Anyway, ito hindi ko alam kung ilalike it sa vlog or what, pero first impression tayo. First impression dun sa kinita ko kanina kay Gino. So, Gino, I know you're watching this. It's my judgment. Pag-apiro. Sabi ko, hala, butterfly. Pero, hindi naman tayo nagpapakaano, no?
ano ba, discriminating. Para lang, bading lang kayo para ha. Anyway, di pa ako makain guys, so I want to buy some food. I know, 150 yung ano. Tapos, ibabalik daw nila after 7 business days. So luckily, nagbayad ako ng credit card ko at my space. Anyway, try natin mag-order ng food via Uber or meron bang malapit dito mga kainan. Parang wala tong lugar na tong ano, buhay. Restaurants near me. So, na problema talaga ako kanina, be, dahil wala nga akong food today. Wala pa akong nakakain talaga, maliban sa breakfast namin kayo ng umaga nila, Madam Kilay. Ngayon, be, nakakaloka kasi tatakot sa Amerika, wala pa rin naman akong SIM card. So, wala akong local number. Kaya nahihirap talaga ako mag-book-book, ganyan. So, ngayon, shoutout kay George. Kay George McLean. Dahil, ayan, meron tayong food. Meron ito, Wingstop. Nakatutuwa ako. Kasi paglabas ko, Lakers talaga yung unang dumating talaga sa paningin ko. Sabi ko, ito, the official wings of the Los Angeles Lakers. Oh my God, I'm so happy. Oh, Lakers. Oh, the legendary garlic. So, ayan, thank you so much kay George. Kasi kung hindi dahil kay George, hindi ko alam, baka, ay tatulog ko na lang yung gutom ko. Ganong level. Kasi, sabi ko ba naman, bakit dito ako lang? Bakit doon na pala lang may Holiday Inn para may McDonald's sa baba malapit? Dito, wala. So, ito lang yan, guys. $30 agad ito. Ito. Fries. Wow, yung ating fries. Ito naman, guys, yung ating wings. Wow. So, ito yung Korean. Ito yung original lang. Para in case na maumay ako, meron akong pantagal umay. So, kain tayo, guys. Korean chicken. Kahit ito lang, okay na ako. Magbubusog na ako for tonight. Bukas we'll have another adventure. So, ngayon, ba, dito ako sa Los Angeles. And this is another chapter of my life. Gusto ko ikwento sa inyo bakit ako nandito. So, I'm hoping that this will be an exciting journey for me. So, few weeks back, weeks lang, may nag-message sa akin sa Instagram. Tapos, friendly naman ako sa mga nag-chat sa akin, ganyan. And he said that he's very eager to meet me. So, ako yung parang, okay, sige, tawa-tawa lang ako. Kasi parang, syempre baka biruan lang naman ito eh. So, from biruan, nauwi na sa totohanan. Kaya ito ko ngayon guys sa LA. To cut the story short, ganun yung nangyari. So, he's living in Norway. Sabi ko nga, be, our heart will be broken by loving someone and by not loving anyone. So, choose which pain do you want to endure. And ito na naman tayo, be. Susugalan naman tayo. Dito tayo ngayon sa Los Angeles. Dahil meron ako nakachat before. Like, few weeks back lang. Nagsimula lang sa biruan. Actually, tapos naging seryosohan. And he was so eager to meet me. Kaya, I came here because he's coming here to see me. But this time, be, after all the affams, tataya naman ako sa kabayan, be. O, tataya naman ako kayo sa Pilipino. I don't know, like, I'll be honest to you. Like, syempre, iba yung attraction natin sa ano eh, sa ibang lahi. Pero being here in America, I've learned a lot of things sa puti. Ang dami ko napuntahan na. Pero dito, una, kadalasan kasi ng mga puti is, masyadong malambot pag namimit ko. Hindi ko alam kung yung mamimit ko dito is super lambot or what. Pero another factor din is yung culture. Hindi ko alam kung ang problema ko ba sa last relationships ko is yung relationship mismo. Last relationship ko is we weren't able to understand each other. I think we did. Diba? Kaya nga niya ako hiniwalayin dahil I think it's somehow love.
me being understanding na he loves me so much that he doesn't want to change me, or else if I will be with him, I will have to change everything in me kasi ayaw niya nang ginagawa ko. So this time, susubok tayo ng kabayan. Actually, sabi ko nga, the question is, Francis, ayaw mo ba talaga sa kabayan? O sadyang ayaw mo sa kanila dahil ayaw nila sa'yo? Yung parang gano'n, parang, siguro never in my life, hindi naman na naging mutual yung feelings ko for a Filipino guy. Somehow, parang before, ito yung mahirap pag masayahin ka, pag mahilig ka magpatawa, pag medyo komedyante ka, you are being treated as a joke. So, that's how it felt like sa Philippines. Kaya hindi talaga ako nag-date ng Filipino. I want someone who will see me in a different way, in a different light, who will appreciate me being different. So, I don't know if it's because he somehow, sa mga usapan namin, no, he is in a different background. Very straightforward din naman siya. And that's one thing I like naman sa isang lalaki, yung very straightforward. Na, tell me, no, hindi tayo naghuhulaan, di ba? Ano yung gusto natin? So anyway, I'm so excited to have this journey with him. We will be here in LA for few days and we will be going to Vegas. I'm going to meet his friends. Sabi nga nila, there's no other way to learn someone aside from traveling. Diyan mo makikilala yung isa't isa. Actually, coming here, medyo nagkaroon na kami agad ng mga unting problema. Problema sa miscommunication kasi akala ko darating, supposedly today is my flight. Pero kahapon ako nag-fly eh. Kasi bukas yung start ng araw namin. Pero hindi ko alam na today, free siya maghapon. So, I adjusted my schedule. Shoutout kayo na Madam Kilay. Thank you so much. Kasi hinatid nila ako sa airport, ganyan. Sa lahat ng sweetness nila sa akin. Sa pagpapatuloy nila na sa bahay nila. Maraming salamat, Madam. Umiyak pa si Madam. Thank you so much, Madam. Kasi sobrang genuine ng friendship na nahanap ko sa kanila. Kila Ate Jenny, kila Sheila, kila Savannah, kila Ate Janice, kila Ivan, syempre kay Max. And doon pa sa iba pa namin na, okay, David, meron pa ba akong hindi nabanggit? Sa lahat ng mga nakasama namin, ay kay Jonah D, ayan. Sa lahat ng nakasama namin doon sa Illinois, shoutout sa inyo. I miss you. And sana makita ko uli kayo. Actually, makikita ko rin sila after a few week, actually. After lang dito, babalik din ako sa, makikita ko rin sila soon. So, anyway, I am excited. And, syempre, somehow, Pilipino pa rin naman itong i-date ko. Kaya, alam ko yung ugali Pilipino. He understands my humor. And he understands me. In a way na, I don't have to really explain myself much. Siguro kailangan ko lang explain sa kanya yung buhay ko as an influencer. Na ano, ganyan. Siyempre, before, nung nagkakausap pa lang kami sa chat, like magka-video call kami, bigla akong isasalang sa live ni Madam Kilay. So magagulat siya, nang gano'n na parang, ay, what happened? Na parang sa Kuwait lang, naka-live kami, parang ganyan. So, hindi ko alam ano yung expect ko. Parang ito yung parang first time ko na magpipinoy. Gusto ko, ayoko pa i-drop na ano, it's my first time na magmamahal ng Pinoy. And I know how a Pinoy loves. Kasi Pinoy ako, babe. Grabe ako magmahal. So, I'm just shocked na siya yung pumunta dito sa Amerika. Na, oh my God. Kadalasan na ako yung pupunta sa kanila. Tapos, this time, ako na yung pupuntahan. Na, sobrang green flag, una pa lang. It felt like, you're speaking my language. Speaking my love language na I used to do that and now somebody's doing that. It feels different. It feels awkward. Kasi hindi ako sanay. Pero one thing is I know when I am love, I love.
hindi ko sabi, I love it, ha? I love. I do the action. Diba? I reciprocate. And Libra ko, you know, with Libra, we make it balance. Diba? But this meeting has no assurance. This date, meeting, this travel with him has no assurance. Kasi it depends pa rin kung magugustuhan pa rin namin yung isa't isa or not. It depends kung ano, madedevelop ba ito into a romantic relationship. Because right now, we're just in situationship. Or magiging just friends lang kami, di ba? From, di ba? Kasi yung fear ko talaga. Plus, I'm not very confident with me. I'm confident with speaking with camera, ganyan. Pero I'm not very confident with myself to enter a relationship. Like, parts of me, I move on, I can say. Like, wala na akong, emotion for my ex. Like, hindi na eh. Hindi na ako na yun. Wala talaga. Siguro may sadness. Siguro, hindi pala. Actually, siguro siya na lang yung nagiging basis ko. Kasi siya yung pinaka-latest eh. Siya yung basis ko sa minsan sa relationship, sa emotion, sa nararamdaman. And yung what I felt from him will be my basis. Di ba gawin naman talaga yung ex natin yung nagiging basis natin for our next one. Sometimes nga nagiging look-alike pa. Pero ito very different. Very different. So, I'm both happy, excited, scared. But all in all, I'm just here to live the best life and make new experiences with anyone who wants to be happy with me. And right now, tulog pa sila. Pa-check out na ako ng hotel. Ako nga pala. So, right now, nandito ako sa ibang hotel. Siya is nasa bahay ng friend niya. Kasi nga, super unplanned ng lahat. So, I reached out to him kagabi na kung gusto nilang magstay dito. Pero, pagod ata siya. Na-realize niya na late na. So, sabi ko, it's okay. We're going to meet tomorrow. First impression ko sa kanya. Oh my God. Mapapanood niya rin to. Sabi ko talaga, ayoko pa ibitaw yung first impression ko. Nasabi ko na sa mga friends ko, pero hindi ko pa alam kung ganoon talaga siya or he was just so happy. Pag-ibigis siya ba? So, hindi ko pa alam. Anyway, I'm just so happy to be here in LA. It's the city of Angels, Los Angeles, diba? From Angeles, Pampanga, to Los Angeles City, from LA as in Litex Apartel, or Legazpi Albay, Luzon Apartel. Eh, yung joke namin sa mga taga-Commonwealth, ha? LA, Litex Apartel. Pero never hold stage dyan, oh yeah. Pero why not? Baka check natin soon for the vlog. from LA, na Litex Apartel, na Legazpi Albay, to real Los Angeles City, to Hollywood. Oh my God. It's just so unbelievable. Unbelievable, babe. I'm here. This is just a dream. It's a dream come true. I'm walking on my dreams. So I hope for anyone who will be in my life soon, if this is you, let's walk hand in hand in our dreams together. Ako, babe, I'm so authentic naman. I'm genuine. I'm honest. I'm true to myself. Sabi nga ng kantang gusto ko, all I want is to be loved. Is that too much to ask? Is there something wrong in me? All I want is a good guy. Is my expectations far too high? But I'm okay with myself naman. That's it.
That's the best thing. I'm good with myself. Now, let's see where this meeting, this dating will lead. Show me, I'll follow. Okay. Hi! Okay. Kailangan ko nang mag-ayos. I want slow love, uncomplicated touch, stable as we go, consistent as we grow. I want slow love, no need to rush. I'll say strangers in my sea, I reminisce the codependence, the games that we play, lost our minds. So maybe you could stay, 'cause you got the possibly of change. I need slow love, yeah, the real one. I've seen it in my dreams. At dyan na nga nagtatapos itong ating video, be. Kung nagustuhan nyo itong video, huwag nyo kalimutang i-like, share, at syempre mag-subscribe ka na. At syempre bago matapos ang ating video, pang malakas ang shoutout muna sa ating mga channel members: Mark Angelo Molina, George Enseni, Serenity Yo, Anjali, Ivy Huelar, M. Oliveros, Joan Castro, ZZZZZ, Ronnie Quijana, Jovis Vlog, Jennifer Anara, Cecil Garcia, Joy Novello, Catherine Hanna Official, Half Filipino Austriano, and Mariluz Abiton. Kung gusto mo rin ma-shoutout, may tulad nila, huwag mo kalimutang mag-join lang. Click mo lang yung join button at voila! Kaya naman, until next time, see you sa next video! Oh, teka, huwag ka mahiya. Click mo na yan, dali. Panoorin mo na yan, dali. Click!